our channel. So for today's video, gagawa tayo ng merienda. Ito yung creamy and cheesy maja blanca. So ito yung mga kailangan din nating ingredients. First, we have 400 grams cornstarch. Kailangan din natin ng cheese na nakat into cubes na. We also need 1 cup evaporated milk. Coconut milk. We will use 400 ml coconut milk. And YS cornstarch. Yan yung brand na nagagamitin natin. We also have 1 can of whole kernel corn. And Eden cheese. Yan po yung kinat ko into cubes kanina. So first, we will dissolve cornstarch using our 2 cups of water. Mix lang po siya natin. And make sure lang po na walang maiiwan na buo-buo at maluso ng mabuti. Ayan, haluin lang po natin. Pag ready na po at wala na tayong nakikitang buo-buo at luso na po lahat, magpre-prepare po tayo ng kawali at papakuluan po natin yung coconut milk. Pwede natin ilagay ang condensed milk. Guys, kailangan super kulo nung gata natin, coconut milk natin, para sa ganun, lutong-luto yung ating mixture, then evaporated milk. Mix siyang mabuti and mag-combine yung mga ingredients. Next, lagay na natin yung corn. Ako guys, nilalagay ko pati yung sabaw para mas malasahan natin yung corn. Optional naman yan. It's up to you guys kung gusto nyo din ilagay. Sugar. Kasi tatantiyahin pa muna natin yung lasa niya. Dahil meron na tayong condensed milk and evaporated milk. Mas ang aim natin kasi dito is maging creamy siya. So hindi na dapat siya maglasang matamis lang. Dapat yung lasa niya is maging creamy. Mas ma-taste natin yung magiging creamy niya. So dapat konting sugar na lang ilalagay natin dito. And then add natin yung cheese. Yung Eden cheese natin kanina, kalahati lang yung kinat into cubes ko dahil yung kalahati lang gagawin natin pang toppings later. Ayan, haluin lang natin mabuti and pakuluan natin. So, mix-mix lang natin yung mga ingredients, papakuluan.
sobrang kulo na siya, pwede na natin i-add ang ating cornstarch. Pero make sure guys, bago natin i-add ang cornstarch natin na medium heat lang yung apoy. Kasi mabilis lang maluto yung ating mahablangka. Once na nilagay natin ng cornstarch, mag-umpisa na siyang maging malapot or maging sticky. So, keep on mixing lang dahil malapit na yung maluto. Guys, haluin lang natin. Nagiging sticky na siya. Malapit na siyang maluto. Mga ilang minuto na lang siguro ito. Kailangan lang talaga mahina yung apoy para hindi masunog yung ilalim. Haluin lang natin ang buti. Malapit na ito guys. Diba napakadali lang magluto ng cheesy mahablangka. Okay, konting halo na lang. Huwag po tayong titigil sa paghalo para hindi masunog yung ilalim. Yes, pwede na po ito. And ngayon, ililipat na natin siya sa isang food container. Flatten lang natin para mas maganda siyang tignan, para mas presentable. Then, after natin ma-flatten yan guys, medyo set aside lang natin ng mga minuto, palamigin natin ng konti. Pwede na natin siyang lagyan ng cheese. Napaka-simple lang gumawa ng creamy and cheesy mahablangka. So guys, try it now. Sobrang sarap, sobrang dali lang. Yung cheese na ginagamit natin, yan yung kalahati nung ginamit ko kanina. Yung kinad ko into cubes at tinalo natin sa mixture natin. Nagtira ako ng pang toppings. Yan guys! Ang ating creamy cheesy mahablangka. Please check po sa description box yung